So, ating mga kasabi, ating pong mga nasa harap at nasa likod, paki-welcome po sila na isang mainit na ngiti at pagbating. Thank you then for coming to ICTC to worship with us this morning. Okay po ay nandito for the first time. I would like to thank you at kayo po ay nakasama namin and would like to welcome your presence. Sa umagang ito, we are very grateful na kayo po ay aming pong makalaupang palad sa mga sandaling ito sa ating magpupuri sa ating Panginoon. Also, kung kayo po ay nagbabalik, I mean, kung kayo po galing sa abroad or sa mga probinsya kayo nang galing, would like also to welcome you dito sa ating family sa ICBC. Masaya po kami na kayo po ay nakarating muli dito sa ating church. Na kung natin ang sinigitan. Okay? Bago po tayo magmumo sa atin pong mensahe sa umagang ito, mga kapatid, let me do some very important announcements. Number one, yung ating pong in-announce last week, may kinalaman sa ating website, sa ating pong BPI at account. Gusto pong magbigay ng tithes and offerings through online. Yan po yung aming bank account. Pakisulat niyo po yan at kung kailangan niyo po na kasi pag may mademo, ang church ay nagbibigay ng receipts. Bibigyan tayo ng resibo. Kung gusto niyo, magbibigyan mo namin kayo pag na-deposit niyo po yung tithes and offerings. Paki-text na lang po yung number na yan at saka paki-email na lang po yung detalye ng inyong deposits. Alright? Pangalawa ho, na-announce ko na ito last week, pero hindi ho namin mahanap yung ating pong box, donation box. So, kung ngayon po ay may mga dala ngayon, or sa Wednesday, or kung kailan mo na ipupunta dito sa church, parang next Sunday, hopefully may ilagay na ho namin yung donation box kung saan man siya ngayon. Kapagawala na kami ng bago kung hindi na talaga siya mahanap. Pero kung kayo po ay bidala na ho ngayon o kayo mamayang gabi, pwede nyo na lang ho muna kung pagkatiwala ng ating opisina dyan sa baba sa office po ni Sir Myra at ni Sir Beach. Kayo po ang magdala lang ho doon at kami po yung magdalago. Okay? So, aking paalala doon sa inyong mga idodonate. Ngayon po kasi ay mga panahon ng bagyo at mga kalamidad. Pakitinan nyo kung mabuti, lalo kung pagkain po yan, baka po kasi mag-expire na yan very soon. So sana ho makakita ninyo na ang expiration niya ay 2017 or 2018. Kasi maaaring sa last part pa ng taon ito, natin nga ibigay ang ating pong mga donations sa mga veteran ng bagyo. Then, another important announcement, in-announce ko na rin po ito, but I'd like to repeat kung announcement ito. Installation of elders, bakit natin ito gagawin? Kasi po, we are a medium-sized church and we as pastors ay kailangan namin ng katulong sa decision-making at sa mga planning at vision at pagbibigay ng direction sa church. And so we have prayed na man-install natin ang ating mga elders. At ito ating mga elders ay personally praying for them na palang araw sila po will join our pastoral staff. So, ang ating pong panalangin ay hindi naman tayo pupuhan ng mga pastors from other churches or seminaries kasi marami po tayo dito and I believe that the Lord may mga tinatawag sa dito sa atin. So, we will be providing trainings. So, yung eldership will be a very good venue para po sa leadership development ng mga kapatid po natin na tinatawag ng Panginoon. At ang objective natin dito ay mas magkaroon mo ng mas malinaw na leadership structure ng church. Kasi po sa Bible, ang elders ay iba po sa deacons. Okay? At iba pa rin po yung mga tinatawag natin ng mga diakonesa. So susundan lang po natin yung pattern na nalay daw ni Apostle Paul. Makita natin na sa Timothy at saka sa Titus. We'll be enlightened na mabinasa po natin yun. Mayroon po mga specific duties and responsibilities ang elders at ang deacons. Okay po?
Then, i-update na rin po kasi natin yung ating bios na matagal na po natin itina-update. So, I think since ito po ay ginawa 1975, hindi po ito na-amend at hindi po ako tayo nakapaglagay ng mga bagay na gusto natin ilagay doon or i-latag sa ating pong constitutional bios. So, it's about time na pagkasabay-sabay na po natin ito bago tayo tumawin sa ating 42nd year anniversary next year. Ngayon po, nagtiriwang tayo ng 41st anniversary at ina po itong gawin. Okay po. Then, ito pong hawa-papapit po yung ating live group material na ginawa po ni Pastor Benji. Ito po yung ating i-discuss sa ating pong mga live group. So, kayo po yung mga live group leaders na nandito ngayon. Ito po ay yung gagamitin. Maganda po ito. Kasi ang mensahe natin sa umaga ito ay ina-exibo natin. Lagyan natin mga discussion points kung saan po pwede kayo mag-interact at bawat isa inyo pwede mag-contribute doon po sa inyong mga live groups. Okay! So yun lang po ang ating mga announcements sa umaga ito. Lagi po isabit po na lang sa Panginoon. Lord, muli Panginoon at kapasalamin po kami sa inyong pong mabutihan, magpapala, karapasan, leksyon, magkakalog sa bawat isa, sa mga pamilya. Lord, kaya kami nandito, paano sambahin kayo, ulihin kayo, Panginoon. Kami po ay lumapit sa inyo, Panginoon. At muli maranasan ang inyong salanan ng kabagpawin ng pagkakalog sa mga pamilya. Lord, kung may kami mga issues sa aking mga sarili, sa aking mga puso, isipan sa bagay ng Panginoon. Tulungan niyo po kami ng iyong salita, Panginoon. Mahayag sa ating mga puso. Ma-realize namin ang inyong pagkukulap sa iyo. At tuluyan pa rin mo na may sukuha naman po ito ang dalagala Panginoon sa mga puso. Nawa, magkasunod kami Panginoon ang panibagong kalakasan spiritual. Nawa, Panginoon Diyos, maranasan namin ang panibagong pagkilos ng iyong padalaya spiritual. Kung ito man Panginoon ay matagal ang panahon na hindi namin naranasan sa iyong mga buhay. Lord, tulungan niyo po kami, kausapin niyo po kami Panginoon ang pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tutuloy po natin ang ating pong series sa umaga pong ito mga kapatid sa Jesus Unboxed. Yung ating pagtatanggal kay Jesus sa common na understanding sa kanya na sometimes nakinig lang tayo, may nagkwento lang sa atin about Jesus, naniniwala tayo at hindi natin tinginan ano ba sinasabi ng Bible patungkol kay Jesus. Yung I am saying si Jesus ay napakahalaga po kasi yan pong ayang sayings na yan ay nagsasabi na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. I am the gate or door of the sheep. I am the gate of the sheep. Hindi po like. Okay, palitan na lang. Anyway, so ang ating pong mensahe sa umaga po nito ay matatagpuan sa aklat ni Juan, the Gospel of John, chapter 10, verses 1 down to 10. Kayo po ay aking inibitahan, tayo po ay tumayo. At ating pong salitang basahin ang 10 versikulo nito. Umpisan po sa verse 1, kayo po sa verse 2, salitan po tayo sa verse 10. Basahin mo natin ang isabay. Isa ko po, tandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa ang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umakyat sa didapat pagdaanan ay magmanakaw at tulisan. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang itinig. Pinatawag niya ang mga tupa sa kanila, kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Hindi sila sumusunod sa iba, pagkos pangay patakong lumalayo, sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang dinig. Kaya muli sinabi ni Jesus, pagkatandaan ninyo, ako nga ang pintuang dinaraan ng mga tupa.
ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas makakatagpo ng kastulan. Patay po tayo. Kaya lamang punta dito ang magnanakaw ay upang magnakaw, matay at magwasak. Naparito ako upang matupay magkaroon ng buhay sa buhay na ganap at kasiya siya. Ang Diyos po magpapala sa bawat siya sa babasa ng kasalita. Ang problema po. Mga kapatid, tayo po ay napapaligiran o nakikita natin sa ating paligid ang maraming mga gates. Tama po ba? Kung kayo po ay sasakay ng MRT, mayroong gate. Kung kayo po ay pupunta sa airport, pagpasok ninyo, mayroong gate. Paglabas ninyo, mayroong gate. Sa inyong mga bahay, mayroong gates. Ito po, ang gate po ay basically mag-provide ng security. Yun lang po yung kanyang main na trabaho. Sa ating po mga pamilya, of course, kailangan natin ang gates kasi hindi tayo sigurado sa ating pong panahon ngayon. Sa sobrang dami ng gates sa ating pong paligid, kahit yung mga mahilig sa science fiction, alam ninyo na may mga star gates that provide access to distant galaxies. Tama ba? No? Kaya kasama-kasama na siya sa ating buhay ngayon. Yung mga gates po na ito, ay sabi ko nga, nilalagayan hindi lang for the purpose of design. Nilalagayan to hinder people from intruding kung saan man tayo nakatira, kung saan man yung ating mga pamilya, yung ating mga ari-arian upang ma-secure ito sa mga magnanakaw. Sa kanyang pong conversation, sa kanyang mga disciples at sa mga Pharisees na nandoon, doon po sa ating binasa, si Jesus ay kinakilala ang kanyang sarili bilang gate or door. Ang mga salita nito ni Jesus ay nagbubukas ng bagong pagkakataon upang tayo ay higit na lumago sa ating tinatawag na relationship o relasyon sa kanya. Lumalim ang ating pananampalataya at maranasan ang buhay na kanyang inihahandog para sa lahat. So, ano kinalaman ng gate o pinto sa pagpapanatili ng ating relasyon kay Jesus? Ano kinalaman ng gate o pinto sa pagiging Diyos ni Jesus na nagtatawang tao? Okay, tinapawin natin ito mga kapatid. Para masigil po natin maunawaan o ma-connect natin yung mga kinalaman ni Jesus Christ, sino siya yung gate, pansin po natin, tignan natin yung background ng tinatawag nating pagpapastol or shepherding. Ang pagpapastol po, lalo noon, kung ito man po ay yung tinatawag natin na settled shepherding, sabihin po yung dandyan lang kayo malapit, ay pastol, tapos basically uwi din, malapit sa bahay, tawag po natin yung settled shepherding. Pero meron po tayong tinatawag na nomadic shepherding. Nomadic, sabihin po, wala mo permanent address. Basta kung saan may pasulan, lalakad yun at hindi na yun muli pang babalik. Kung babalik pa ang taon nyo, mga kapatid. Yan po ay parehong mahirap. Settled at saka nomadic, mahirap yung trabaho yan. Lalo po ng panahon ni Jesus. At alam niyo po ba, ng panahon ni Jesus sa Israel, ang pag-aalaga ng mga tupa ay ginagawa yan primarily bilang tinatawag natin na source or means of livelihood. Kabuhayan talaga po yan. Sila po ay nag-alaga ng mga tupa para doon sa tinatawag natin na bull, yung kanilang balahibo. Kasi para sa taglamig at saka sa milk or gatas, hindi dahil sa kanilang karne. Pwede kumakain din naman sila ng karne ng tupa, pero primarily para po yung doon sa wool at saka sa milk. Kaya po ang mga tupa ay edad hindi sila inahatay ng madalas. Inukanan lang sila ng gatas at saka balahibo, mas mahaba ang kanilang buhay doon sa Israel. Tumatanda po sila. Sa ganitong bagay mga kapatid, mapapansin po natin na hindi madali ang magpapastol. Ang mga pastol ay bilag sa araw at babad sa lamig sa gabi. Yun ang kanilang trabaho talaga. Sa kabila nito, ginagawa ng mga pastol ang lahat upang alagaan ang
mga tupa. Ang mga tupa mula sa pinalagay mga tupa mula sa panganib ng mga leon, mga lobo or wolves, at asong gubat. Yan. Pagkagabi, para mas lagi ng mga pangalagaan, gumagawa sila ng tinatawag natin ng mga improvised na gulungan. Maaaring ito po ay nasa ilalim ng bahay ng may-ari mismo ng pastor. Ito po ay nandun sa parang na gumagawa sila ng mga parang bakod or mismo kung saan sila abunta ng gabi. Pagkagabi na, nagawa sila ng mga kung ano-anong mga bagay na pagkatagpikagri nila upang magkaroon lang ng tinatawag natin na enclosure o yung magkaroon lang sila ng sabihin natin teritoryo doon na kung saan magsasama-sama ang mga tupa. Dahil po ang Israel ay medyo disyerto, yung pagkaroon ng palagian o permanente kulungan doon sa parang ay hindi ho madalas kasi eventually ilalakad-lakad mo yung mga tupa mo eh. Kasi wala nang hindi katulad sa atin na green na green. Doon, konti lang yung green. Ito po ay mga yung pulungan ay gawa sa, sabi ko kanina, kung ano-ano lang. Mga damo na natuyo, mga tuyong branches o sanga ng kahoy. At kung talagang papalarin ka, makahanap ka ng maraming bato, pwede mo siyang gawin yung pulungan. Ibig sabihin po, ito po ay pang tawid, ano lang, parang four piece si Pinoy, no? Hindi yung siya permanente. Ito po ibig sabihin mga kapatid. Masabi lang na sa gabi, ay maiipon niya doon sa maliit na kulungan na yun, kung saan man gawa yung kulungan na yun, kung mga kahoy o damo man yun, masabi lang na nandun yung kanyang mga tupa. Upang, mas mabilis nila itong mamonitor for their safety, kasi yung mga tupa ay madalas kainin ng mga ligaw na mga hayop o mga mababangis na mga hayop. Kaya nga mga kapatid, dahil sa gabi, ipunin nyo ng pastol, dalagay nyo doon sa maliit na kulungan, mas na-identify ng pastol ang kanyang sarili sa kanyang mga tupa. At dahil po noon, ihilal naman po yung sabihin mo, talagang mayroong libong tupa. Kukunti lang po. Nahihirap yung buhay mo. Kaya po, yung mga tupa, may mga pangalan niya. Parang pet ng mga kastol. Kadalasan kunti naman kasi yung mga tupa noon. Kaya naman lahat ng tupa ay may pangalan na ginagamit ng mga kastol na pagtawag sa kanila. Ganun sila ka-close sa isa't isa. At kilala ng mga tupa ang tinig ng kanyang kastol. So ganun sila kalapit. Eh, sabi ko nga sa inyo ngayon, nagdalaga sila, hindi naman para katayin. Birang-birang kusun nyo, para bukitin lang yung bull at saka kunin yung kanilang gatas. Eh, ganun po sila kalapit. Sa gabi po, pinoprotektahan talaga yun. Gagawa ng paraan ng pastol na yung kanyang tupa ay maipon niya doon sa isang maliit na makeshift na kumalaman yun ng pulungan. Alam niyo po, the door doon sa pulungan na yun, was about 2 feet wide. Gano'n lang kayo 2 feet? No? Dalawang pie yung lapad. Not wide at all. It was a small entry. It was like one small gap in the wall. Yan. Most likely, ganyan po yan, mga kapatid. So, tatanong po kayo ngayon sa umagang ito. Saan gawa ang gate? Ano ang material sa gate? Ito po ay napaka-crucial. Itong usapin sa gate. Kung mayroong kulungan at gawa ito sa kung ano-ano mga bagay na, kung papalarin sa akin mo, makakahanap ka ng mga bato, tibay, pero kadalasan yung kulungan, gawa lang yun sa mga maliliit na kahoy, yung mga tuyong dahon, yung mga sanga. Ang tanong, ano ang gate? Saan siya gawa? Ito ba ay ginawa ng isang carpentero, isang mahusay na contractor? Ito ba ay gawa sa wool na galing sa sheep
O ito ba'y gawa sa parang hinabing bulo na ginawang parang umot? Ito ba'y gawa sa bato na pinapatong-patong o inulid ng shepherd mismo? Ito ba'y gawa sa tinatawag natin ngayon na leather o balat mula sa tupa? Ito ba'y gawa sa linen, sa palagay ninyo? Isang parang kumot na nilagay doon sa gate, magsilid gate doon sa kulungan. Ano po sa palagay ninyo ang material na gate sa kulungan ng mga tupa? Sticks, stones, leather, linen, wood. Ito po ang susi sa ating pong istorya sa umaga nito. Well, mga kapatid, let me tell you this, there was no gate. Mayroong kulungan pero wala pong gate. Ang pastol mismo ang pintuan. Sa gabi, ang pastol ay matutulog roon sa maliit na butas sa kader. Katabi ng apoy, hawak ang kanyang tungkod at pamalok. Itataboy at lalaban niya ang mga mababangis na hayop upang hindi makain ang kanyang mga tupa. In other words, mga kapatid, literally and actually, the shepherd himself was the gate. Lahat ng mababangis na hayop o mga magnanakaw man has to pass through the gate. Magkamatayan tayo, I will protect my sheep. And that was Jesus was saying sa ating mga kapatid, that He is the gate of the sheep. There was no gate, so therefore Jesus Himself is the gate. Kung gusto mong makapasok doon sa kulungan kasama ng mga tupa, you have to pass through the gate. Jesus Himself. Kailangan mong dumaan mismo sa ating Panginoon. Nandun sila, magbabantay sila, sisiguraduhin ang mga pastol na nagsisilbing gate sa kulungan na walang anumang disaster na makapapasok doon sa kanyang inalaga ang mga tupa na hindi nila alam. Human gates provided the entrance to the hole and protection from threats outside. Ito po yung imahe na sinasabi ni Jesus. Kung sinabi niya ang mga salitang, ako ang pintuan o ako ang gate para sa mga tupa. Masin po natin ito, mabinsan po ito. Summarize natin yung chapter 10. Sabi ni Jesus, tandaan niyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa na hindi sa pinto ng daraan, kundi umakyat sa didapat pagdaanan. Ang pagsasalarawan ni Jesus sa magalunguri ng tao ay magnanakaw at tulisan. Ang sabi ni Jesus, yung bantay pinto, binubuksan ang gate o yung kulungan para sa totoong pastol. At yung mga tupa na nandun sa kulungan, kilala nila yung boses, yung tinig ng kanilang pastol. At yung pastol na ito, tinatawag yung mga tupa by name. Pagkatapos, kanya maakain yung mga tupa palabas, dadali niya yung kanyang flock doon sa mga mainam na pastulan, sabi ng Psalm 23. Ito pa po, sabi ni Jesus, yung mga totoong mga tupa, they won't follow a stranger. Hindi sila susunod sa isang stranger. Bago sabi doon, sila ilalayo pa nga, tatakbo palayo dahil ang lena, hindi nila nakikilala ang boses o tinig ng hindi totoong pastor. Kaya mga kapatid,
sinisigurado sa atin ngayon ng ating Panginoon. Katulad ng pagsigurado niya doon sa kanyang mga kausap na siya ang gay para sa mga tupa. Lahat ng mga nauna sa kanya at lahat ng mga sumunod sa kanya, lahat ng kanyang mga contemporaries ay pawang hindi totoo. Ano po ang ating proof sa bagay na ito? The ship, the true ship, did not descend to them. Yes, I am the gate of life, says Jesus. Sabi niya, sino mang papasok sa akin ay maliligtas. Sino mang papasok sa akin, pagkapasok nila, makakahanap sila ng green pastures. Isang mainam na pasturan. And finally, sa verse 10, sabi ni Jesus, kaya lamang na palito ang kaaway, ang magnanakaw, di ba? Ang kanyang purpose is to steal, magnakaw, to kill, and to destroy. My purpose, according to Jesus, is to give them life. Magbigay ng buhay at isang buhay na ganap at kasiyasiya. Now, tinan po natin. Limang beses na ginamit ang salita pinto o pintuan. Dito po sa ating binasa. Sabi dyan, iniiwasan ang magnanakaw at tulisan ang pintuan. Tama? Self-explanatory. As much as possible, pag magnanakaw, iwasan ang pinto, yung mga main entrance. Ang pastol, kabaligtaran naman, dumadaan sa pintuan. Kilala ng bantay pinto ang boses ng pastol at binubuksan ang pinto. And finally, sabi ni Jesus, ako ang pintuan ng mga tupa. Sabi ni Jesus, ako ang pintuan. Bakit ito kailangan sabihin ng Panginoon? Bakit kailangan itong explain ng gusto ng ating Panginoon at naisama dito sa pitong I am sayings ng ating Panginoon? Well, mga kapatid, kung ating babalikan ng mabilis, sabi dito sa pinakaunang ating mensahe, I am the bread of life. Meaning, He is our satisfaction. Jesus is our satisfaction. Siya po ang sagot sa ating pinakamalalim na kagutuman at kauhawan. In Him, there is eternal satisfaction. We are satisfied in Jesus. When He declared, I am the light of the world, natuto tayo that He reveals Himself, He is the present, He protects us, He is present, He protects us, and He guides us. Today, brothers and sisters, matututo tayo sa kanyang mahatong salita, I am the gate of life. I am the gate of issue. Ang tanong, sino si Jesus? Ako, ayon sa kanya, ako ang pintuan. Who is Jesus? I am verse 9 of John chapter 10. Nilagay po niya, John, sabi niya, ako ang pintuan. Ang sinuman pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Pag binasa niyo mo yan, mga kapatid, nakapag-iisip ka pa rin yan, sabihin ni Jesus dito. Ano ang sabihin niya dito? Babalik po tayo sa chapter 9 ng John. Para makuha natin yung context, tinatawag natin yung context. Sa hermeneutics, napaka-importante po nito. Ang verse 9, ito po ay istorya ng isang tao pinanganak na bulaga.
siya po'y bulag. At itong bulag na to, nung nakita ni Jesus at sa kanyang mga apostol, sabi ng mga apostol, Lord, sino may kasalanan? Bakit bulag ang tao to? Siya o kanyang mga magulang? Well, magulang yung story, ha? At madaling sabi, pinagaling ni Jesus itong bulag na ito. Nung gumaling itong bulag na ito, inibisitahan ng mga religious leaders. Sino ang pagaling sa'yo? Sabi niya, hindi ko kilala. Basta, pinagaling niya ako. So, nag-investigate ko rin yung mga Pharisees because they were jealous of Jesus. Sabi niya, sino ang pagaling sa'yo? Hanggang na-discover na ito was Jesus who healed him doon sa temple during the Sabbath. At alam niyo po mga kapatid, itong tao nito ay itinaboy sa sinagoga ng mga Pharisees. Itong tao ng bulag, si bulag ang pinanganak na binagaling ng ating Panginoon. At sinabi niya na si Jesus ang magpagaling sa akin sa galit ng mga Pharisees. In-expel, ang tawag dito, in-excommunicate. It's a better word. Doon sa kanilang fellowship. Ang mga Pharisees nagtataboy ng mga taong inaalagaan ng Diyos. Ang mga Pharisees ang hindi nilang mag-kick out ng mga taong nakahanap na katotohanan. Jesus is building his flock. Finding and saving the lost sheep of the house of Israel. Matthew chapter 15, verse 24. Ang kanyang trabaho, tinatawag niya ang kanyang mga sheep, kanyang mga tupa sa iba't ibang nations at inilalagay ito sa kanyang kulungan at pinaprotektahan ng ating Panginoon mismo. Sabi ni Jesus, I have other sheep that are not of this pen. I must bring them also. Jesus is building his flock, he's building his church, he's protecting his sheep, while the Pharisees on the other hand was busy excommunicating those who have found salvation and rest in Jesus. Yan po yung kanilang pagkakaiba. At ito mga totoong tupa ng ating Panginoon, they will listen to his voice. There shall be one flock and one shepherd. Extend nyo pa yung pagbabasa. John chapter 10, verse 16. Hindi ko na ako nilagay yan pa. Tagan mo natin yung analogy natin sa kulungan. Mababalam mo yan. Walang pupong. See-through. Nakikita mo siya. No? Kasi hindi naman talaga maayos. Pero mababa lang siya, tama lang na hindi makaalpas yung mga sheep. Ano pong rason, mga kapatid, para yung mayari, nadudugnawan niya yun, nabibilang niya ang kanyang mga sheep. Nakikita niya, kapag umanon siya, nabibilang niya, nakikilala niya, natatawag niya yung kanyang sheep. Anong shepherd nandun, nagbabantay siya ang sheep. Hindi ba yun yung picture ng Diyos? Hindi ba yun yung picture ng family ng Diyos? That we are all under the scrutiny of God. Na lahat sa atin, alam ng Diyos, dinudumaman tayo ng Panginoon. Walang nakakahadyang sa mata ng Panginoon, kandinan tayo, baybay tayo, kalagal tayo. And it seems to him that Jesus ay nandun sa pinto. At ang mga tao, patuloy na pumapasok sa pinto, ang kasukong ng tunay na pasukan. Yan po ibig sabihin. Ang pinakamahalaga sa lahat, hindi yung kulungan na gawa kung saan-saan lang. Ang pinakamahalaga sa istorya nito, kung saan yan trans na kulungan. Sinumadaan doon. Ibig sabihin, sa church na ito, kung meron mang magtatakang sumira sa fellowship, he has to pass through Jesus. He will be accountable to Jesus.
Because Jesus is the gate of this place. Jesus is the gate of this fold, of this temple, where sheep are. Where the sheep are. He is the enclosure that protects the sheep from all the harm that might come to them. Walang ibang daraanan kundi ang mismong pastol na nag-aalay ng buhay upang pangalagaan na kanyang mga tupad. Ito ang larangan ni Jesus na tangi at nag-iisang daan tungo sa langit. Sa pamamagitan naman ni Jesus, ang tao ay makakaparoon sa Ama. Ang ibang mga leaders, spiritual, ngunit, no? Sila naman ay hindi kumikilala sa ating Panginoon at nagsasabi sila lamang ang tama. At ang pag-asa sa buhay na walang hanggan ay bawang mga magnanakaw at tulisan. Ang mga tupa ay hindi nakikinig sa kanila sapagkat hindi sila mga legitimong nag-aakay. There is no legitimate access to the sheepfold doon sa kulungan except through Jesus. Only through Him can we become part of the sheepfold of God. Sa pamamagitan lamang ng ating Panginoon, tayo po ay mapapabilang sa kingdom of God, doon sa mga tinipon ng Diyos. Only in Christ can we enter into the safe embrace of the Father. Diba sabi ko kanina sa inyo, sinasadya talaga mababa ng kulungan para yung mayari, tinitingnan niya, nabibilang niya, nasubaybayan niya ang mga tupa. That is the duty of the of our Heavenly Father. Tinitingnan niya tayo. Jesus is the gate that is flung open, binubuksan ng maluwag, and welcomes everyone who comes to Him in repentance and bukas na pinto, mga kapatid. Bukas na bukas ang ating Panginoon Jesus at inanyayahan niyang lahat na pumapasok sa Kanya in repentance and faith. In other words, Jesus provided the entrance into the family of God. Ang hirap pumasok sa pamilya ng Diyos kasi holy po ito. But Jesus is the entrance into the family of God. Because of His life, death, at muling pagkabuhay, na tawag natin na resurrection, we are able to enter into a relationship with God. Relationship with God and relationship with our brothers and sisters in faith. Kung tingnan niyo yung katabi nyo, yan yun. Yan yun sila. Nakakuha natin pumapasok doon sa pintuan ng bukas. Wala ba kundi ang ating Panginoon Jesus. Ang pamilya ng Diyos ay binubuo ng magkakaibang uri ng tao, lahi, mga ibang sizes at cookies. Diba? Sa unang tingin, hindi ito ang perfectong kawan. Diba? Dapat puro matatangkad lang, dapat puro puti lang, dapat puro ganun lang, diba? Pero hindi tayo ganun. Ang pamilya ng Diyos ay walang pinipili. Nagkakaisa tayo sa ating pananampalataya dahil sa nag-iisang pananampalataya, bautismo at misyon. Ang mga ito ay higit na matibay sa ating pagkakaiba. Tayo ay magkakaiba ngunit nagkakaisa. Because, ang rason, pumasok tayo lahat sa isa sa common na game ng buhay. Walang iba, kundi ang ating Panginoon. Jesus is the gate of the sheep.
Nakalungkot ako minsan mga kapatid sa church. May mga sinasadya na pumasok, mapabilang sa church, na hindi dumadaan sa bilang. Hindi dumadaan sa relasyon sa ating Panginoon. Ha? Pag nandun sila sa loob, ma-reveal yung kanilang buong agenda. Their purpose is to destroy the church. Their purpose is to hamper the growth of the church. Ang kanilang purpose, guluhin ang church. They sow discord. They compare, they criticize. They hurt. They want the church to scatter. Hindi tayo clueless sa bagay na ito kasi si Jesus mismo ang nagsabi ito. Kaya nga ako, siguro sa atin ngayon, tanongin natin sa ating sarili, talaga mo pumasok ka sa tamang pinto? Talaga bang dumaan ka sa gate ng mga lupa? Kasi kung gugusto din, pwede i-bypass ang gate. Pero ang description ng ating Panginoon, pag ganun tayo, we are robbers and thieves. Mga magnanakaw at pulisan. I am the gate to the Father's house, says Jesus. I am the gate to the Father's family. I am the door to the Father's safety. I am the door to the fullness of life. I am the door to the banquet, the feast, the green pastures. Di ba pangagandar mga pangarap ng Panginoon? Kung hindi natin naranasan itong mga buhay na ito, ito kulin ang buhay na ito, mga kapatid. Kung sa palagay mo, hindi ka pa rin kabilang sa family ng Diyos. Wala pa rin kaayusan ang iyong buhay. Kung ang buhay mo, puro na lang panganib na nangyayari sa buhay mo. Kung walang fullness of life, sabihin walang buhay na ganap at kasiyasya. Hindi mo man lang naranasan yung banquet ng Diyos. Yung mga blessings ni Lord, yung tinatawag na green pastures na pinangako sa atin ng Panginoon. Hindi mo naranasan yung sense of safety and security. At walang abundant life and existing doon sa pastures ng Panginoon. Maybe we should ask ourselves. Talaga bang dumaan tayo sa totoong pituan? Kasi ito pa ako ng Panginoon eh. Pag dumaan ka sa totoong pituan na wala rin ako di siya, pagpasok mo, unang muna, kilala mo yung boses ng giling ng shepherd. Pangalawa, aakayin ka niya doon sa maayos na pastulan. Doon may green pastures, doon may kapahingahan, doon tinitingnan ka ng Diyos Ama, yun yung sense of protection mo, doon kasama mo yung mga kapamutupan na tinawag ng Panginoon, meron kayong fellowship, meron kaayusan, meron safety, may security, may abundance. And if you do not experience itong mga bagay na ito, tanong natin ang ating masaligid. Saan tayong parte ng bulungan tumahan? Sabi ng ating Panginoon, I am the gate. Mahalo ko, bakit napalito si Jesus? Upang bigyan tayo ng buhay. That's the second reason. Bakit napalito ang ating Panginoon? Kanina, sino si Jesus? Ngayon, bakit siya napalito? Sabi ni Jesus, lahat ng pananauna sa akin at nangaral na puro mali ay mga magdalangan. Bakit? Sabi ni Jesus, dahil sila nangaral, pagkatapos, pag na-convert na nila, pinahihirapan nila ng pinahihirapan yung proseso. Katulad niya ng bulag, na sarip, na magwa, dahil ito pinanganak,
simula banda pa, at biglang nakakita sa akin na mag-rejoice. Sabi na, sila pabalik sa'yo. At si Jesus, sige, layas ka na. Hindi ka nakabilang. Kaya sabi niya, ang magnanakaw ay pumunta lang upang magnakaw, kumatay at magwasak. Dahil pinakita nga ng mga Parisisto sa chapter 9. Dahil doon sa bulag, pinagaling mo natin Panginoon na pinalayas nila sa templo. At sinabi na natin Panginoon, in contrast, siya ay napalito o pagbigyan ka ng buhay. Anong klaseng buhay? Buhay ng ganap at kasiyahan. Balik po tayo sa original language ng content, mga pati. Isa ko lang ito. Sa Greek, ang buhay or life, dalawang words. Isang bios, kung saan natin kinuha ang salita? Biology. Bios, buhay. Ito yung buhay natin. Buhay yan, yung buhay na bios yan sa mundo. Pero mayroon pa kung isang word or life. Yung John chapter 10, verse 10. Ang word na yan ay Zoe. Z-O-E. Ibig sabihin po, ito yung buhay na ipinaanap ni Jesus. Ito yung buhay na nasa langit, na nararanasan dapat natin ngayon. So yung buhay mo, pag naka Jesus ka, ay dapat dalawa. Isang bios, kasi nandito ka pa sa mundo, at isang Zoe. Dalito ang mga Panginoon. Buhay na ganap. At siya. That's the only purpose. Kaya nga, sabi ko sa inyo, tanongin natin ang mga sarili. Pag hindi natin ito naranasan, saan ba tayo talaga dumaan? Kasi po, masyadong seryoso ang claim ng ating Panginoon na siya at siya lang ang daan patungo sa langit. Wala naman pa. Sabi niya, no one comes to the Father except through me. At pag dumaan ka doon, ito yung pangako niya, isang buhay ng ganap at kasiyasya. Huwag mo kayong, huwag niyo ako nang misinterpret. Hindi ako nangangaral ng prosperity gospel. Hindi ako nagsasabi na, pag naka-Yesus ka na, lahat na maayos, hindi ka na magkasakit, lahat na maayos sa relasyon. Pag imilyonaryo ka, hindi mo yun, ibig sabihin ni Jesus. Kundi yung buhay na nag-aantay sa doon for eternity, ngayon ay nagre-reflect na sa atin. Yan po yung sabihin ng Zoe. Ang buhay, ito pa po, ayon kay Jesus, doon sa sinasabi kanina na Zoe at saka Bios, ang buhay ay kay Jesus ay free access. Yan, free access, walang bayad. Sa malinang na pastulan. Ano pa? Proteksyon mula sa panganib sa gabi. Isang buhay na ganap at kasiyasya. Provision, guiding, and protection by me. Yan ang sabihin ni Jesus ng buhay na ganap at kasiyas na matatanggap lang po natin pag tayo masok sa totoong na walang iba hindi ating Panginoon. Brothers and sisters, under His care and by His gift, we can experience the very best life that offers. Jesus gives a whole new meaning to living because He provides full satisfaction. Ang mundo nagpo-provide din naman pero walang satisfaction. Sabi ng Rolling Stones, I can't get no satisfaction. He provides perfect guidance and eternal security. Sino man ang papasok sa akin, sabi ni Jesus, ay maliligtas. Pumasok ka na nga ba talaga? Meron ka bang assurance sa siguraduhan na ikaw ay niligtas ng Diyos? Sino si Jesus para sa iyo?
Sabi niya, siya ang pintuan ng mating. Bakit siya napalito? Upang tayo ay bigyan ng bayos at soul ng buhay na ganap at kasis. Ang sagadang buhay ay mga bagay mula sa Diyos. Good life, no? Abundant life are things of God. Ano po ito? Relationship, God's presence, God's power, yung kanyang hindi lang mamaliw na pag-ibig, and abundant forgiveness. We have access to an abundant life through the gate, Jesus himself. Pangatlo, paano tayo susunod kay Jesus? Makinig po yan. Makinagdag mo na lang. Makinig sa kanyang hindi. Saranan niya yun, Steve Jobs. Ano yun, Bill Gates. Hindi niya kilala yung Tagalog word, kaya yung auto-correct na. Makinig po yan. Hindi po making. Makinig sa kanyang hindi. Nilagay ko po itong verse na ito. 1:10 verse 2 to 3. Sabi dyan niya, ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay nito at nakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Dalawang bilis na tanong, ikaw ba ay tupa? Tanong mo sa katabi mo. Ikaw ba ay tupa? Paalam ang tanong, kilala mo ba ang boses ng iyong pastor? Kasi sabi dito, ang mga totoong tupa, kilala nila ang boses ng kanilang pastor. Mga tatlong mabibilis na simple applications po kung paano tayo susunod sa ating Panginoong Jesus. Number one, makinig kay Jesus. Ang kanyang mga tupa daw ay nakikinig sa kanya. John 10 verse 3, pinakinigan mo o pinakinigan mo ba ang kanyang tawag sa iyo? Tinatawag ka niya Jesus sa iyong pangalan. Alam niya ang lahat na nangyayari sa iyo dahil alam niya ang lahat tungkol sa iyo, nais niyang higit na mapalapit sa iyo. Maraming mga kaibigan mo, someday iwan ka, hindi ang ating Panginoon. Someday kakalimutan ka ng Panginoon, pati pangalan mo, sino ko na nila? Sa pangalan kita, kaya mo nga pala. Panginoon hindi. Ang tanong, do you recognize His voice? Speaking to you as you read the scriptures. As you read the scriptures. Do you hear Him call you daily? Narinig mo ba siya? Na tinatawag na niya araw-araw. Get to know Him well. Obey His voice and you will never be afraid of the unknown. Listen to Jesus. Pangalawa, umiwas sa mga maling tagaagay. Kasi meron, sabi ng John 10 verse 5, hindi sila susunod sa stranger. In fact, sabi ko, lalayo sila, tatakbo sila, kasi hindi nila kilala ang kanyang boses. Alam niyo po, ito yung pinaka-challenge sa atin ngayon. We should develop yung tinatawag natin na ability to discern between voices. Ulitin ko po. We should develop as Christians the ability to discern voices. Ano po yung sabihin nito?
Yung kilala mo ang boses ng iyong pastor. Kasi ang daming boses. Ang daming tumatawag, ang daming nag-imbita, ang daming nagpapanggap ang tanong, ang ibang sinusundan ay talagang boses ng Panginoon. Do we have the ability to discern between voices? Alam niyo, pag tumatanda tayo, yung instinct na yan, bilang mga bata, di ba yung mga bata, kilala nila yung mga tagapag-alaga sa kanila. Kilala nila yung boses, kilala nila yung amoy. Yun yung instinct na binigay ng Panginoon sa mga bata. Habang tumatanda tayo, we suppress this instinct. Ibig sabihin, pinakalimutan natin ito na sasanay tayo sa bata na lang, hindi na dito sa instinct na ito. Anong po, mga kapatid ko po? As Christians, we have inherited the idea that being broad-minded and tolerant of those who reject Jesus and the authority of the Bible is somehow mature, loving, and charitable. Diba? Napakala mo naman, kapatid. Okay lang yan, same-sex marriage. Tao din naman yung mga yan. Diba? Okay lang, basahin mo yung Bible, pero basahin mo rin ito. Habang tumatanda tayo, akala natin, pag tinotolerate natin, naging tolerant tayo sa mga bagay na ito, na dahil they reject Jesus and his faith sa the Bible, akala natin yun yung maturity. Ang lawak na kaisipan ng tao niya. Binita-binita ko niya. Lahat sa atin niya tama. Ingat mo tayo. Sabi ng Panginoon, mayroong mga maling nag-aakay. Bakit natin tinotolerate minsan yung mga religious leaders who have rejected Jesus? Bakit pa natin minsan tinabasa sa nilang mga libro? Bakit natin inayaan na i-mix nila yung ating mga information sa ating isip that they confuse our minds and confuse our souls? Sometimes we do that. Akala kasi natin yun yung mas cool, yun yung diba? Acceptable ka sa mundo. Mature yan, malamak yan. No? Hindi lang siya hindi naniniwala na si Jesus lang yung daan. Si ano pwede rin. Akala natin, pag ganun tayo, tinabando natin yung basic principles ng Bible, akala natin mas aral tayo. Mas malamak tayo. Kaya na, sabi ko ulitin ko lang, kailangan natin ma-develop yung ability to discern between voices. Ang boses para sa sinusundan mo ngayon ay boses ng Diyos o sa ating mythology, sa ating legend bilang mga Pilipino ay boses ng tiyanak. Diba? Yung tiyanak daw parang napaka-lovely yung boses. Kaya sumundin tayo sa mga. Sabi ni Paul kay Tito, nilagay ko yun yan, mga kapatid. Tito 3:10-11, iwasan mo ang mga walang kabuluhang pagsasalumatan. Ang pagsasalaysay ng mga habang talaan ng mga nuno, ang pagtatalo at pag-aaway tungkol sa kautusan. Itakwil mo ang sinumang lumilikha ng pagkakampi-kampi. Yamang alam mo nang siya'y masama at ang kanyang mga kasalanan ang pagpapakilala sa kanya. At sabi ni Paul pa rin sa Romans chapter 3:10-11, pinaraphrase ko na lang po ito, yung sabi ni Nexi ko po, tandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkakampi-kampi at nagiging sanhi ng pagtalikod sa mga aral na tinanggap ninyo, iwasan ninyo sila. Nasaan sila? Nasa labas, nasa loob. Sa loob. Diba? Ang mga gayong tao ay hindi naglilingkod kay Kristo nating Panginoon at sa pamamagitan ng matatamis na salita ay iniligaw nila ang mga mapaniwalain. Romans chapter 16:17-18. What must we do? Listen to Jesus. Run from strangers. Pangatlo, manatili sa isa-isa. Tama ba yung Tagalog? Stay together.
we are to stay together, mga kapatid. Sabi niya sa John 10 verse 4. This is implicit. Jesus is speaking about his flock. Ang pinagtunguhan ng kanyang salita ay yung kanyang flock, yung kanyang kawan. We are his sheep. Alin po yung sheep? Yan po ay puturan. Marami. Yung nag-isang tupa, they do not survive in the wild. Lone sheep don't survive in the wild. Goats, pwede, but not sheep. Lost sheep are dead sheep. They can't survive alone. Kaya napakalaga ng family ng Diyos na dito. Kasi pag naligaw ang tupa, most likely, hindi yan magsusurvive. Hindi yan lalago. Kailangan natin ang isa't isa. At alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Maaari, nag-uwi ka ngayon. Wala lang, paano ka bukas? Paano ang surat na semester? It's okay. God knows. And this church, nakakatulong, tutulong ang church. Kasi magkakapatid tayo sa Panginoon. May mga struggles tayo sa bahay, sa relationship, sa trabaho, ano pa man, gugulo sa atin. This church can help you. We should stay together as sheep. Wala akong maliligaw sa atin kasi ang sabi ng Panginoon, hindi ka talaga magsasurvive kasi kakainin ka doon ng kahit anong pwede kumain sa iyo. Pinagkamali mga kapatid. Sa inyo minamukuhan niya, mag-imagine tayo na iba't ibang uri ng Diyos. Sa nag-design, iba ibang kulay, iba ibang laki, iba ibang tatag, iba ibang. Ba, ang gays are very intimidating. Gays pa lang, alam mo na, hindi ka na talaga makapasok. Gays pa lang, wala pang nagbabantay. Alam niyo, dito sa Pilipinas, I am dreaming. No? Practical po ito ay. I am dreaming about having a community where gays are used only as designs and not to intimidate people. Right? Pag nanon tayo ng mga movies sa ibang bansa, yung gays nila, design lang talaga. Hindi for security purposes. Saan lang ang mga nagnanakaw? Saan na ganun, ano? Kaso hindi ganun. Sa bagay nga, nung nag-aaral ako sa seminary, sa kahit ka doon sa gilid ng malapit sa City Hall ng Baguio, mayroong nag-renta doon, building, nag-renta ng isang church. Ang title, ang pangalan ng church nila, Open Doors Christian Ministries. Tapos doon sa kanilang nakatura sa rupa, keep the gate closed always. Parang, kasi nag-rent lang sila doon eh, hindi naman sa atin na yun. Parang may common silang dinadaanan na gate. Mga kapatid, Jesus wasn't and isn't that kind of door. Kabaligtaran na si Jesus ng lahat ng mga doors of gates na nag-intimidate sa atin. Sa halip na si Jesus ay maging barrier na nagsasabing bawal pumasok, no ID, no entry, Jesus was a leaping door. A talking door, nagsasalita siya, a speaking door who invites us in. Sabi ito, won't you come in? Won't you come in to my Father's house? Hindi ka ba papasok sa tahanan na aming? Alin sa pasok ka, sabi ni Jesus.
hindi ka mapapasok sa pag-ibig ng aking ama. Ayaw mo ba mapabilang sa pamilya ng Diyos? Ayaw mo ba maranasan ang kasaganahan ng buhay kay Jesus? My challenge is this, would you come in and experience abundant life? Yes, Jesus is a living being. An open door. Jesus is inviting you to come in. Come, brothers and sisters. Let us go inside and let us enjoy the pasture He has prepared for us. Pumasok po tayo sa pintuan ng buhay at ating kasapin ang kasaganaan inihanda ni Jesus para sa atin. Siya ang pintuan ng bago. Pumasok na po tayo sa pintuan ng buhay. Nakilang Diyos, salamat po. Dahil Lord, sa mundong ito, maraming ayaw sa amin. Maraming ayaw kami papasukin. Maraming naghihinala sa amin, Panginoon. Maraming nagre-reject sa amin. Hindi po kayo. Yung pinto po ninyo, Panginoon, hindi nyo dinasara sa amin. Minsan, Lord, kami talaga ayaw pumasok. Pero, upon hearing the word this morning, Panginoon, we have come to realize, Lord, na kailangan talaga namin mapabilang sa iyong pamilya. Kailangan talaga namin, Panginoon, na pumasok kami sa gate. Narito po ang iyong mga anak, pagkalayan po kami. Tulungan niyo po kami, tamasahin namin, Panginoon, ang kasaganaan sa loob ng iyong bahay. Ang kapayapaan at siguridad sa loob ng iyong pamilya. Na may maranasan namin, Panginoon, ang iyong protection, ang iyong pag-ibig, kapayapaan, at mga bagay, Panginoon, na hindi kaya niyong bigay. Sa pangalan ni Jesus, kami panalangin. Amen. Amen. Ganun mga kapatid, magkakalayan ko naman.